Hello po mga ka-RDC TV, kumusta po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay paano ma-determine ang common, ang starting at running ng compressor natin. So, gagamit po tayo ng ating multimeter. Tsaka meron po tayong dalawang compressor dito, compressor po ng aircon, tsaka compressor ng ref. So, parehas lang po ang proseso kung paano natin ma-determine ang common, starting at saka running po ng isang compressor. So yan po ang topic natin mga ka-RDC TV. Samahan po ninyo ako at ituturo ko sa inyo ngayon ang pag-determine ng common, starting at saka running. So mahalaga po na malaman natin kung paano ang proseso ng pag-determine ng ating common, starting at saka running ng compressor. So ulitin ko po, ang compressor natin ay siya yung tinatawag na heart of the system. Heart of the system. So mahalaga po ang compressor kasi siya yung nagpa-pump o nagpapa-circulate ng refrigerant sa refrigeration system, maging ref man ito o air conditioning unit. So, ang compressor natin, mayroong siyang tatlong pins na tinatawag na C stands for common, S for starting, at R para naman sa run, common start and run, common starting and running, o yung tinatawag na teteste rin po natin yung common and starting, starting tsaka running, then common tsaka starting. Ganun po ang mangyayari mga ka-RDC TV. So, ang pinakamataas na resistance ay sa pagitan ni starting tsaka running. Dyan yung pinakamataas, yung high. Nakikita nyo ba? Yan. Ayan mga ka-RDC TV. Sa pagitan ng start tsaka run, is na mataas yung resistance dyan. Then, susunod sa kanila is sa pagitan ni common and starting, mid. At ang pinakamababa ay sa pagitan ng common tsaka run, low. Ibig sabihin, pinakamababa ang resistance sa pagitan ng common and run. At ang pinakamataas naman ay sa pagitan ng start tsaka si running. So, ayun po, pakita ko sa inyo mga ka-RDC TV. Ito yung common niya, then ito yung starting, then ito yung running. So, isa-isahin nating test rin kung tama yung formula natin. So, nakaset na yung ating multimeter sa ohmmeter. Ito yung ilagay ko na muna dito sa starting, then sa running, tapos tignan natin kung ilan ang resistance. Ayan, so ang resistance po ng ating starting tsaka running is 68.8. So sulat ko. Punta naman tayo sa starting tsaka common. Lipat ko yung alligator clip dito sa taas. Meron tayong 37.4. Ayan mga ka-RDC TV. Ang resistance niya is 31.8. So sa pagitan ni common tsaka si running is 31.8. Pakita ko sa inyo mga ka-RDC TV, starting to running is 68.8, then common to starting 37.4, then common to running is 31.8. Yung bilog natin, pasensya na kayo kung pangit yung bilog natin. Ayan. Ito yung C, ito yung S, and ito yung R. So, coil kasi yan eh. Yan.
coil. Ngayon, sa pagitan daw nito, sa pagitan ng starting tsaka running ay 68.8. Okay? Then sa pagitan ni common tsaka ni starting, meron tayong 37.4. At sa pagitan naman ni common tsaka ni running, meron tayong 31.8. Ayan mga ka-DCTV. So, tama yung tester natin. Ang pag-determine ng common is, yung pinakamataas ay sa pagitan ni starting at saka ni running, yan yung pinakamataas. At ang pinakamababa naman ay sa pagitan ng common at saka si running. So, ganito nangyayari. Kung ito yung pinakamataas, yung nawawala sa dalawa is siya si common. Ganun po mga ka-DCTV. Then, yung common, gawin natin siyang reference. Then, yung susunod sa kanila is starting. Reference na si common. Ang susunod na pinakamataas siya na si starting. Okay? Then, ang running natin is 31.8. Siya yung pinaka mababa. So, karaniwan, ito talaga yung common, yung nasa taas din, starting tsaka running. Pero may pabaliktad din, yung nasa baba, yun ang common. Then, run tsaka start, run tsaka starting. So, sa ref, hindi masyadong problema ang CSR. Ngayon, punta naman tayo sa aircon. So, yung aircon natin is, although mayroon nang naka-indicate na S for starting, R for run, then mayroon nakalagay doon, C stands for common. Punta naman tayo sa aircon. Sa ref kasi hindi masyado ang, hindi masyadong issue sa ref kasi yun nga, kuminsan, karaniwan nasa taas yung common. Sa aircon, iba't ibang brand kasi yung compressor. So, bawat brand magkakaiba. Hindi mo alam kung saan yung common, tsaka yung starting, tsaka yung running. Paano ang proseso ng pag-determine ng CSR ng aircon? Halimbawa, may nakatakip yung case ng may takip yung terminals ng compressor, tapos wire lang ang nakalabas. Ganito yung ginagawa nila kapag nagkumukuha kayo ng dome rack. Kapag kumukuha ng dome rack in situ sa Tesla, so pinapatester yan para ma-check talaga kung kabisado mong kunin yung common starting tsaka running, kung kabisado, kung paano mo madedetermine yun. Actually, hindi lang sa compressor, mas gayon din sa fan motor. Yung fan motor kasi maraming mga wires yun. At sa mga susunod na video, i-discuss ko rin yun mga ka-DCTV. So, sa compressor muna tayo. Ang ginagawa sa compressor para makuha ang common starting at running is nilalagyan ng label. So, nung estudyante din ako, nilalagyan din namin ng label to. So, lagyan ko ng tape, masking tape, yung isang wire. Lahat sila, lagyan natin ng masking tape. Ayan. Then, isa pa. Ayan. Sa fan motor, nilalagyan. Yung iba naman, hindi na color coding na lang ginagawa. Color coding na lang. So, nilagyan ko lang para mas madali nating matandaan. So, lagyan natin ng number. Yung isa is 1. Number 1. Okay. Yung kulay brown is number 1. Yung kulay blue ay lagyan natin ng number 2. Then, yung kulay yellow, lagyan natin siya naman si number 3. So, yan. Kulay brown is number 1. Kulay blue number 2. Yellow number 3.
So ayan mga ka-DCTV. So testerin natin 'yan isa-isa. Ayan mga ka-DCTV, nalagyan na natin ng label yung ating tatlong wire. Ibig sabihin, itong tatlong wire na to, sila yung nagre-represent ng common, starting, tsaka running. Pero, alin nga dito, paano natin malalaman yung CSR nang hindi tinitingnan dun sa taas ng compressor? Paano malalaman yan sa pamamagitan ng ating multimeter? 1:2, 1:3, then 2:3. Yan mga ka-DCTV. Ngayon, yung number 1 natin, number 1 is brown. Yan, brown. Number 2, ang number 2 naman natin, 2 is blue. So, BL. Then, yung last, number 3, number 3 natin is yellow. So, tandaan natin yan. So, unahin natin mga ka-DCTV yung testerin natin yung number 1 ay brown. Brown tsaka blue. Yan. So, ayun na mga ka-DCTV. Yung brown tsaka blue, ang resistance niya ay 6.8 ohms. So, 6.8.8. Yun. Then, 1 at saka 3. So, brown tsaka yellow naman tayo. Ayun yung yellow sa taas. Brown tsaka yellow. Ayan. So, brown tsaka yellow tayo. Ang reading niya is 4.2. Brown yellow is 4.2. Ayun mga ka-DCTV. Then, pit ko lang. Meron siyang 4.4. Yung 1 and 2 is 6.8 siya mga ka-DCTV. So, automatic, ang common natin is yellow. Kasi yung pinakamataas, kung sino yung nawawala doon, siya si common kaagad. Automatic, ang number 3 natin ay, hindi makita. Ang number 3 natin ay ang common. So, siya, yung common ay kulay yellow. So, kulay yellow yung common natin. Tapos, dahil ang number 3 na ang common, so, ito ko, pipiliin na lang natin kung sinong mas mataas. So, dahil mas mataas ang 4.4 kaysa sa 4.2, ito si common. Ibig sabihin, yung number 2, siya na si starting. Asan yung starting natin? Anong kulay ng starting natin ay number 2, blue. Siya si blue. Then, wala nang natitira. Ang number 1 ay ang run natin. Okay, mga ka-DCTV, siya naman si run. Which is, ang kulay ng run ay brown. Okay? Brown. So, machi-check natin yan mamaya sa taas kung tama yung ano natin. Basta, yung hanapin natin yung pinakamataas ang resistance, which is ito nga is 6.8. Nasa pagitan ng 1 at saka 2 yan. Ibig sabihin, yung nawawala, which is siya si 3, si number 3, automatic siya kaagad si common. Ngayon kapag na-identify na natin si common, gawin na lang natin siyang reference kung sino ba ang mas mataas. Kunwari, yung 3:1 is 4.2, 3:2. So, automatic na to na common na ito. Ito na si common, di ba? Ngayon, hanapin na lang natin saan mas mataas. Ang mas mataas yung 4.4, syempre. Ibig sabihin, si number 2 na si starting. Then, ang pinakamababa, number 1 is running. So, nakuha nyo mga ka-DCTV. Ngayon, i-check natin yan sa taas kung tama. So, ang common natin is yellow. Ayan. Common daw
Ayan ang common natin. Yellow daw. Correct. Ayan, makikita nyo yung letter C. Ayan o. Common. Kulay yellow. Then, ang ating starting daw is blue. Ito nga, kulay blue nga to. So, starting. Then, ang ating running is kulay brown. So, nagtutugma yun dun sa ating computation sa baba. Na yung number 3, siya si common and then siya si yellow. Yung starting natin, siya si blue. Yung running natin ay brown. So, yun, ganun lang kadali mga ka-RDC-TV ang pag-determine ng CSR natin. So, hanapin lang natin yung pinakamataas ang resistance at yung nawawala doon na number ay automatic siya na kaagad si common. At si common, gawin na lang natin siyang reference at yung pinaka mababa ay siya si running at ang pinaka nasa gitna lang o mas mataas kay running ay si starting. So, napakasimple mga ka-RDC-TV. So, ganun lang po yan. So, bakit kasi mahalaga na malaman natin ang common, starting at saka run ng isang compressor? Kung sa ref, para alam natin kung saan natin ilalagay yung OLP tsaka relay tsaka yung capacitor. Ngayon sa aircon naman kasi, lalong mas mahalaga na hindi natin dapat mapagbalibaliktad yung CSR. Okay. Halimbawa kasi ng wiring diagram, so ganito yun. Halimbawa ito yung compressor natin. Okay. So, ito yung C. Yan. Then, ito yung S. Then, ito yung R. So, sa diagram kasi kapag sa aircon, mga ka-RDC-TV, yung common natin dadaan to sa okay, OLP. Then, OLP dadaan ng thermostat o kaya ng rotary. So, i-shortcut ko na lang dito yung ano natin, OLP line 1 na kaagad to. So, line 1. Then, yung starting kasi natin, pupunta dito kay capacitor. For example, mayroon tayong capacitor dito na 25 UF. So, pupunta dito kay Herm, yung starting. Then, yung run, punta kay common terminal ng capacitor. Then, line 2 na tayo, line 2. Yan, ganyan aandar na kaagad. So, mahalaga na ma-determine natin yung common start at saka run ng isang compressor, lalong-lalo na sa aircon compressor, para lumamig o umandar yung ating aircon unit. Kasi kapag nagbalibaliktad ito, hindi aandar at may chance pa na masira yung ating compressor. So, kailangan alam natin yon sa pamamagitan ng pagtetester ng multimeter. So, meron din mga, may mga nakalagay na rin. Yun. Nakalagay na rin dyan is may palatandaan na yung katapat niya sa si starting, running, then common. So, ayan po mga ka-RDC-TV. Simple lang po yung video natin ngayon. Sana ay nakapagbigay ulit ako sa inyo ng dagdag kaalaman sa larangan ng refrigeration and air conditioning. At sa mga susunod nating mga video ay gagawa naman tayo tungkol sa electrical. So, pakiabangan na lang po mga ka-RDC-TV. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating channel. So, ito po ang RDC-TV, ang teknisyan ng bayan.